So, what's up mga katadudes? Oh, ito na yung ating makina. So, natapos na natin siyang assembly kagabi. Ngayon, pagdidikitin na natin yung engine at saka yung transmission. So, bago natin ikabit yung engine at transmission, kakabit muna natin itong flywheel. Ayan. Flywheel, pressure plate, so, ang ginagamit ko, IC. Then, match this, IC pa rin, tsaka itong release bearing. Ang ginagamit ko sa release bearing is Nagy. Kung walang Nagy, pwede rin ang Koyo. Yan, release bearing. So, sinuggest ko kay client na palitan yung clutch disc dahil ito yung clutch niya, clutch disc na. Manipis na. So, kung i-compare natin sa bago, so, sobrang laki ng difference. So, sayang kasi kung hindi isasabay, more or less, nasa 3,000 to 5,000 ang range ng pull-down running. So, para mas makatipid siya, mas maganda, isabay na natin. So, mamaya, gagawa ko ng bagong, ng panibagong video paano ikabit yung flywheel, pressure plate, clutch disc. Dahil may mga specific na torque yan. Meron din siyang kanya-kanyang pattern. So, mamaya, nagawa natin. So, samahan nyo kami. So, what's up mga kadadudes? So, ngayon, eto, magkakabit tayo ng flywheel. So, ngayon, nilapat ko lang muna, then naglagay lang muna ako ng tatlong bolt para mas madaling ma-identify yung ating pattern. So, ang pattern po natin dyan is pa-triangle. So, 1, 2, 3, and next, 4, 5, 6. Ulitin ko po ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang torque specs natin dito sa ating flywheel, 38 foot-pound. So, since may torque siya, gagamit tayo ng torque wrench. Ito. So, ito, nakaset na ito ng 38 foot-pound. So, after natin siya mapihit ng ganung pattern na 38 foot-pound, mag-a-additional po tayo ng 90 degrees. So, syempre, kailangan natin ng marker. Lalagyan natin ng marker yan dito after natin mapihit ng 38 foot-pound. Then, pipihitin uli natin siya ng 90 degrees. Ulitin ko po ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. After mong mapihit ng 38 foot-pound, mag-a-additional po tayo ng 90 degrees. So, itong torque specs na to is para sa manual transmission po. Sa ating automatic transmission, ang torque specs naman sa ating flywheel is 65 foot-pound. Wala na po siyang additional na 90 degrees. Ulitin ko, ito, 38 foot-pound plus 90 degrees sa automatic transmission, 65 foot-pound. So, let's say na ikabit na natin to, naka-proper ng torque niya, ikakabit naman natin yung pressure plate at saka clutch disc. So, ito yung ating pressure plate. So, ito naman ang ating clutch disc. So, sa pagkabit nito, huwag kayong malilito. Itong clutch disc, pansin niyo, may nakaumbok dito. Dito, wala. So, itong nakaumbok, dapat nandirito siya sa ating pressure plate. Yan. So, pag nailagay natin yan dyan, tsaka natin siya ilalagay dito. So, ang torque specs naman ng ating pressure plate is 20 foot-pound. Para sa mga replacement, ito, replacement kasi ito, 20 foot-pound. Kung OEM, 14 foot-pound. So, ang pattern niyan, same din po, pa-triangle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulitin ko po ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun lang po. Samahan niyo uli kami.
Okay mga kadados, ito na siya. Naikabit na natin yung transmission sa engine. So mamaya, isasampa na natin siya doon sa engine bay. So what's up mga kadados? Ngayon, isasampa na namin ngayon yung engine. So, nung una, apat lang din kaming na baba ng engine. Ngayon, apat lang din kaming magkakabit. So, ito yung ating engine. Ayan. Isasalpak na natin yan. So, time check. 8:49. Ayan, kita ba? So, 8:49 ng gabi. So, samahan nyo kami. So, what's up guys? So, ngayon, nabuo na natin yung engine. So, ito siya. Ayan. Subukan natin ngayon. Start. Okay. So, yan. Start na siya. So, congrats guys! Cheers! Cheers! Nga pala, huwag niyong kalimutan, please subscribe po sa ating YouTube channel para mapanood niyo po yung mga iba nating i-upload about sa pag-maintain ng ating sasakyan. Muli, maraming salamat po.